lagay natin ito sa flashlight, makita natin kung translucent. Ayan. So, translucent nga siya, no? Napakaganda. So, para makasigurado, titingnan natin dito siyempre sa ating kwan. Sa ating selector, diamond selector. So, 6.5 to 7 quartz na ito. Crystal quartz. Kapag diamond yan, pulver na yan. Red. Hello po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back na naman po sa ating channel, no? Mayroon po tayo na napulot na napakagandang crystal. Atin pong alamin ito kung anong klaseng bato ito sapagkat napakaganda at napakalamig. Napulot lang natin ito sa may gilid ng sapa. At napakaganda pong bato ito. Marami sa atin ito sa Pilipinas mga gemstones, pero mahirap i-identify kung gaano ka ganda o anong classification, anong uri ito. Pero itest natin sa atin pong diamond selector to. O diamond tester, gemstone tester na rin. Malalaman natin kung gaano katigas itong gemstone na ito. Pero huhugisin ko itong diamond gamit yung carbide, yung hasaan ng mga itak. Hasain ko ito kung magandang klase ito. Papalabasin ko yung kintab niya, yung kanya pong crystal structure. Pag inasa mo ito, makikita natin kung gaano kaganda, no? Pero titingnan muna natin dito sa flashlight kung translucent ito. Maganda yung pagka-translucent. Ibig sabihin, yung loob nito crystallize. So, silipin natin dito sa ano, sa flashlight. So, ayan yung flashlight. Naka-on. Pero patayin muna natin yung ilaw para medyo maganda. Makita natin yung kagandahan ng liwanag ng stone. So, ayan na. Nakapatay na yung ilaw, no? Ito yung itsura niya sa pag madilim. Parang bato lang. Pero tingnan natin. Lagay natin ito sa flashlight. Makita natin kung translucent. Ayan. So, translucent nga siya, no? Napakaganda. Yung liwanag niya, makikita natin crystallized na yung loob. So, atin itong ihuhugis na parang diamond mamaya. Hahasain natin kung mapapalabas natin yung crystal niya sa loob. Kung gaano kaganda, no? So, marami po ito sa Pilipinas. Mayaman tayo sa crystal quartz. Sa mga nagtatanong, may halaga ang crystal quartz, pero kailangang ihugis para maibenta. At saka sa mga nangunguleksyon ng bato na mga kolektor. Marami yan sa online, sa Facebook. Yung gemstone group, sumali lang kayo doon sa mga nagtatanong. Sumali lang kayo doon, doon nyo ipupost yung mga stone nyo. Sa mga nagtatanong kung diamond ito, hindi ito diamond. Posibleng crystal quartz ito. So, para makasigurado, titingnan natin dito siyempre sa ating kwan. Sa ating selector, diamond selector. So, kapag crystal quartz yan, apat lang yan dito. Number 4. So, tingnan natin para malaman natin kung gaano katigas ito. Kung nasa 6 o 7 ang tigas nito, ay crystal quartz nga yan. So, ayan na. Titesting natin ito sa ating diamond selector 2. Kung may diamond ba yan o crystal quartz lang yan. So, pag nagtesting kayo, ulitin ko, wag na magkaroon ng ilaw. Kung may ilaw man, isang piraso lang, pwede na. Kailangan walang ilaw yan. Para matest ninyo yung tama na proseso, procedure. At saka huwag masyadong sobrang diin. Kasi
baka magkamali ng testing. Lahat ng bato testing nyo puro diamond. Kasi nakasagad na dito yung ilaw eh. Dapat walang ilaw yan. Para makita nyo kung talagang totoo yan. So test natin. Kung crystal quartz yan, apat lang yung ilaw dito. Apat na green. Kung mayroon mang yellow, ay isa lang. Ayan. So, apat lang, no? Hindi masyadong madiin. So, apat lang yung lumalabas. 7. 6.5 to 7 lang yan pag apat. Naglalaro yan sa apat na bar hanggang 5. So, 6.5 to 7 quartz na ito. Crystal quartz. Kapag diamond yan, full bar na yan, red. Yung iba nagtitesting, mali yung testing. Kasi nandito na yung ilaw. Tapos pag tinesting mo ang crystal quartz, sasagad na din dito yan kung dito ang ilaw. Kailangan walang ilaw. Kung diamond kasi yan, kahit nasabihin mo walang ilaw yan, tatakbo talaga yan. Magre-read, magpo-full bar yan kahit na walang ilaw dito. So, wrong procedure po yung magkakaroon ng apat na ilaw hanggang green, tapos kunti na lang iaangat, diamond na. So, ang pag-testing, walang ilaw o mayroon mang isa dyan na isang piraso, pwede na yun. Pero pag magka-ilaw yan hanggang dito, tapos itest nyo sa bato, lahat ng bato itesting nyo, puro diamond na yun. Kasi magka-ilaw na dito, tinaasan nyo yung volume. So, babaan nyo yung volume na walang ilaw dito, saka ninyo itest sa bato. Kung kunting diin lang, pag diniinan nyo, kunting diin lang, kung diamond talaga, magre-rehistro yan hanggang red. Pero pag kunting diin, ayaw, hanggang dyan lang, crystal quartz lang yan. So, pag yellow, citrine yun, crystal quartz pa rin. Pag violet, amethyst yun, crystal quartz pa rin yun. So, pagagandahin natin to, ating hahasain to. Si maganda eh, translucent siya eh. Daming nagtatanong kung saan ibibinta, ulitin natin sa online, sa Facebook groups, gemstones groups pala, mga collectors. No? Namimili sila ng mga crystal quartz. Pakita ninyo yung mga pinapakita sa flashlight, o anong kulay, tapos lagyan ninyo ng date. Then ipopost nyo, pero hindi mahal ang mga ganito, mura lang mga ganyan. Maliban kung mayroon kang makuha na purple, violet na ganito na kakaiba, na buong ganito, mahal. Yung yellow talaga na ganito, na crystal quartz, na natural, may kamahalan din yun. Kasi mahirap makahanap. So, try natin hasain. Tingnan ko yung kwan nito. Ganda nito sa loob. Kasi makislap eh. Parang basa, tsaka sobrang bigat. So, ito po. Itong carbide, saan? Tsaka itong tubig. Yan ang pwede dito. Pang pakinis dito. Asain natin. Asain natin yan. Kung pag nabasa yan, pwede na natin nga dito natin ikuskus yung bato. Pakintabi natin ito. Ang bato na ito. Ang bato. Yes, lalagyan natin ang tubig. Mano-mano. Walang carbide na grinder eh.
after nung ilang minutes natin na paghasa, medyo gumanda. So mas maganda pa pag mayroong hasaan talaga na maganda, grinder, na carbide grinder. Pero pag ganito, matagal, hindi mo makat ng husto. Pero at least nalinis yan, maganda din ng pagka ano. So, at nakita ko medyo pag may siguro may carbide dito na saan mapapaganda mo ito. Maaring makat pa ito ng parang bato talaga na sa singsing. So, matagal pala. At least maganda siya, no? Nalinis. So, tinry ko lang. Medyo mahirap pala. Pero napapaganda natin yung stone. Nalilinisan. So, pag mayroon tayong tools na lang, i-continue natin. Iniipon ko lang yung ganito. Tapos, ikakat ko na diamond shape. Parang collection lang. So, thank you for watching, no? Tapos nakita natin na pwede siyang masishape, pero matagal. Matagal masishape. Hindi rin basta. Kailangan talaga ng machine. So, thank you for watching, mga ka-Tresolantia.